magtungo sa tanggapan ng DTI upang makapagparehistro ng business name dahil kahit nasa bahay lamang, maaari na itong magawa. Ang detalye alamin sa pagpapatrol ni Ernie Manyo. Bumiyahe pa ng mahigit isang oras mula Talisay, Batangas si Estelita patungo sa tanggapan ng DTI sa Lipa City para lamang magparehistro ng pangalan ng kanyang bubuksang tindahan. Gumastos pa siya ng 400 piso para mapagasolinahan ang kailang sasakyan. Malaking abala kung tutusin, ngunit dahilan ni Estelita. Komportable ako dito na pupunta ako sa office. Bakit ang mas komportable kayo dito sa... mas ano ko eh, kasi mas gusto ko yung personal ko na ano yung paano yung pagkuha ng mga permits. Ngunit paalala ng DTI, mayroong madaling paraan para makapagparehistro ng business name. Maaaring kumuha ng pangalan para sa negosyo sa website ng ahensya. Mas pinadali rin ang proseso para sa mga kliyente. At yun naman ay instructional para bang Sesame Street. Ha? Sasabihin sa'yo, i-instruct sa'yo nung PC, ha? Kung ano i-click, kung ano ang uunahin, kung anong proseso magagawin. Para naman sa ilan na natatakot gumamit ng makabagong paraan gaya ng internet, pinapayuhan ng DTI na simulan sa makabagong proseso ang isang negosyo, lalo pat dito na umiikot ang halos lahat ng transaksyon. This is the future. Ito na ang kinabukasan ng negosyo sa hindi lamang sa Pilipinas, sa buong mundo. Kung dyan lamang sa business name registration ay hindi ka pa maka-push ng iyong sarili, hindi mo maitulak ang iyong sarili, ay walang kalalagyan ng iyong hanap buhay. Sa mga susunod na araw, maaari na rin tumanggap ng bayad sa pagpaparehistro ng business name gamit ang nasabing website. Ernie Manyo, Patrol ng Pilipino.